Hello, Paris. Can you say it on my blog? Say hello. You will get my blog. Yes. Hello to my blog. Say hello to my blog. Again. So yan mga kabayan, no? Akitin namin yan. Diyan lang ang daanan eh. Walang iba. Walang elevator dito. Kaya pag hindi ko fit talagang... Ayun, maganda yun. Mula doon sa wet, yung nakita natin kanina, pinasok natin, yung maraming tubig. Medyo maingay nga, hindi namin na-explain. So, pero kung makikita nyo doon sa wet area, mayroon siyang mga partition siya. Yun ang dahilan doon para makontrol yung level ng tubig. Inlet chamber, tsaka yung wet. So from that wet area, meron tayong mga submersible pumps. So bawat submersible pump, meron siyang pipeline. Deliver yung water, isang pump siya kapalas, yan, dito sa outboard chamber. Outboard chamber, ito yung outboard chamber. Outboard chamber, actually, isang malaki lang din siyang tank eh. Tapos meron siyang pathway na tubig papunta dito sa trap shop. Oo. Akit tayo para makita natin. Yung mga lalaki ng pipe yan, 10 pipe yan eh. Isa lang yung gumagana ngayon. Kasi wala pang ano dito, walang ulan. Buti pa sila naka-prepare na. Wala pang ulan. Ganun yan. Tama. Actually, yun ang maganda rito sa Qatar. Yung government nila, advance sila mag-isip. Oo. So, considering na ang tag-ulan dito, isang taon, halos nag-average lang minsan, total, mga 7 to 9 days na nag-uulan sa isang taon. Tapos, bawat pagkak naman ang ulan, hindi ka problemado. Hindi nga lang, as I explained a while ago, pag umulan naman, hindi ka agad masipsip ng lupa. Kaya yun yung dahilan bakit mabilis mo mga. So yun yung something, yun din yung focus na itong pumping station. Tara. Maaga silang nagano, maaga silang nag-prepare. Oo. Ikit na tayo. Hindi nakapagod ah. Ayan. Ito tayo ngayon sa rooftop ng cold chamber. Oh, sarap na hangin. Ito yung dagat oh. Saan ba yung direksyon ng ano natin? Parindano natin. Papunta yata dun no. So dito lumalabas yung water no. Halos parallel siya sa ano. Diyan sa jetty na 'yan. 10 kilometers hindi natin makita no. Yung mga buoy, wala ba mga buoy doon hindi nakikita? Palatandaan? Halos makita naman yun. During yung time na ginagawa natin yung ano, riser shaft. Kasi nag-station tayo doon ng barge. In a clear sky, clear morning sky, pwede natin makita yun from here. Ah, okay. So makikita, yun. Come on, pakita na. Nakikita niyo yung mga malalaking chimney na yun. Oh, ano ba yun, sir? Actually, yan yung... Diba, ano yun? Kulungan yan? Hindi. Parang kulungan. Power plant, tsaka desalination plant ng ano. Qatar.
south part ng Doha. Ah. Doon ang Qatar. So, ano yun? Ibig sabihin, ano ibang project yun? Meron kasi, yung tunnel kasi natin, mm-hmm. Kaya natin, kilometers pa tayo. Kasi yung discharge pa natin, kilometers, ano na siya, yun na yung nakikita, base sa pag-aaral, sa survey na ginawa, yun na yung effective length ng tunnel, wherein pagka nag-discharge ka ng groundwater, hindi siya makaka-apekto sa draw-off. Desalination plant. Ah. Tapos yung desalination plant, kinukuha ng clean water, di ba? Oo, yung desalination plant, tsaka yung power plant nila, nagtudrawin sila ng seawater. Oo. Para sa production ng tubig at para sa pag-operation ng power plant nila. So, yun po sa, hindi po nakakaintindi ng desalination plant, ano po yun? Yun yung kuha ng, actually, yun ang, kasi walang water ang Qatar. Oo, yun. Resource ng potable water. So, walang sariling mineral water ang Qatar. At the same time, meron silang dyan din nakaposisyon yung power. Ano ba yung mga iniinom nating tubig dito? Desalinated water. So, kung may mga problema kayo sa kidney, iwas-iwasan nyo mag-abroad. Mag-Qatar. Hindi sir, para totoo yun, nararamdaman ko yun eh. Nagkakaproblema ako sa tiyan. Ang susupply naman na tubig ng Qatar, ng parama, ano naman yun, na subject for test, may gulang testing yun. Oo. So may sinusunod silang strict standard para sa, kasi ang bawat water, bawat tubig naman may mga kanyang category. Oo. So yung potable water, mataas yung quality criteria niya. Suitable for human consumption. Ah, okay. Ano? Doon tayo sa ano? Ito pa tayo doon sa... Chamber. Ayun yung airport ko. Focus natin ng konti. Yun ang airport. Yung Hamad International Airport. Napakalapit lang dito. Nakakadaan ba dyan? Ito? Makita itong ilalim. Dyan yung valve na yan, ino-open yan kapag mag-discharge na ng water from this outdoor chamber going to the trap shaft. So from wet well, punta dito sa chamber na to, from this chamber, pasok naman siya pupunta ng trap shaft. Nasa standard ba itong daanan na to? Ito yung outfall chamber. Outfall chamber to, di ba? Drop shot. So nandito tayo sa, actually nasa taas na tayo ngayon nung nakita ninyo kaninang parang silo. So, yan, may laman na yung drop shot. Sa bottom niyan, sa bottom nitong drop shaft na to, nandun yung entrance ng outfall chamber, outfall tunnel. So, andito yung entrance ng outfall tunnel, punta ng offshore, kilometers. So, yung final discharge ng tubig na idadrop dito, magpo-flow siya pag 10 kilometers. 10 kilometers, oo. Hindi naman siguro mag-overflow to, no? Hindi. Pag nag-offer ko ito, ibig sabihin, mataas na yung level ng dagat. Oo. Dahil yun ang principle eh. Yun lang naman ang principle nito eh. Kaya nga. Kung ano yung level nitong drop shaft, nag-equalize lang siya sa level, current level ng dagat. Ah. So kapag ka nag-discharge ka dito ng tubig, yung difference nung head, nung level ng tubig dito sa drop shaft, mag-equalize siya sa level ng dagat.
Napansin ko lang, parang nag-e-echo. Echo! Hello! O, di ba? 40 meters yung bottom niya. Ayos eh. Hindi, hindi lang pala 40 meters kasi nagdagdag pa tayo ng ito, halos ito, 2 meters. Ito, 1.5. From the ground level, halos nasa 50 meters ang langit itong drop shop. Yung no, nandito yung plano. Ahmad International Airport. Okay, so bababa na po kami. Tapos na po ang aming vlog. Thank you po for watching our vlog. See you next vlog. Thank you.